Nasa kalabi. Basta, men! Ay! Mario! Kayo sa vlog ko. Hello! Hindi na daw talaga. Bakit? Parang wala. Hindi na-expect na sobrang pinis. Hey! Oo pala yung nalay mo! Ito tagal mo ah! Ah, pre. Tropa nga, pakakabahin ka. Gary, okay ka lang ang video. Ako yung Jimboy. Shoutout muna. Okay muna. So ayun, magandang araw ulit sa inyong lahat. Ito yung second day ng vlog natin. 40,000. So ayun, as per Kuya Joven, palitin na rin yung Cal, mechanical, tintin, aircon, under chassis, So Kuya Ray, busy. Second day. Aircon na. Pares pa lahat yung ano. Umiikot. Oh. Thank you. Kakabit na yun sa kaliwa, guys. Samahan ko na lang. Tama ka? Pwede na tayo. Pwede. Bagong mechanism na yan, Kuya Roy. Surplus pa. Ito lang. Ah. Matras? Sige. Tama yung sukat ng gulong, mas bago, mas hindi tayo kakabakaba. Tsaka para mapa-align na rin natin yung pangilalim ng sasakyan. Ayan, si Ate Grace. Ito nyo saan si Ate Kat. Yan, si Ate Kat. Si Ate Grace. O, meron. Alam mo ba kung sino nagdala sa akin din eh? Si Brad, yung vlogger. Left, right. Tapos ito yung toe na lang yung gagawin nila. Okay na. Sige naman. Kuya. Sheesh! Grabe ka naman. Ang likod, pati yung toe and camber ng harap. Shoutout nga pala. Shoutout. Paisor. Boss Dre, maraming salamat dito. So yan. Shoutout sa'yo kay Rian. Shoutout. Yo! Ito pa rin yung dati niyo. O nagkasi po ng kalimang tulong. Shoutout po sa'yo. Ano pang pahala niyo? Sister Emily. Yes. Sister Emily. Hi, good afternoon. Saan po yung search niyo? Ito. Thank you so much. God bless. Okay ka sa vlog ko? Hello, sir! Ayan, customer dress ko. Okay, boss. Ayan. Hi, dito, JT. Isang
Sir Ryan tsaka si Sir Chris, no? Bali, ano to, sir? Full exhaust? Hindi. Kasama ko pala yung may-ari ng JD Mufflers and Exhaust, si Sir Joseph. Yun. JD Mufflers. JD Mufflers, shush! JDM ng buwan. Grabe, yung biyayo. Bilis. Downpipe lang dapat. Pero tinan ako. Downpipe lang dapat. Nabuto. Ayun na, nabuto. Vlog nito, sobrang bait na tao. Salamat, thank papi. Sana may marami pa tayong video na gano'n. Napupukpuk. Carbon department, carbon product, fiberless product, ngayon, inabot na kami ng alas 7, no, papi? Alas 7 na ng gabi. Nakakatawa dito kasi overtime si Papi Ram. Na-primeran na yung kaha. Bali ngayon, nagbubuga na kami ng pintura. Medyo nakaka-excite. Kasi, ang ganda ng pintura eh, no? Grabe. Pag nasa shade, nag-iitim. Pagka na-arawan, hindi na. Parang may touch of yellow, no, papi? Blue, yellow. Maybe green. Green. Galing. Ay, si Papi Ram. Sheesh! Tawang silip lang. On. Ayan, oh. Sheesh! Grabe. What's up, guys? Welcome back sa ating vlog. So, andito tayo sa episode 13 ni Elo. So, kung mapapansin nyo, andito ako sa labas. Kasi ipapakita ko na sa inyo si Elo, yung look niya. Buti na lang may araw pa. Bali, galing nga pala ako ng 13. Naghatid lang ako ng upuan. Yung dati nating upuan, nabenta na natin. So, hinatid lang natin siya sa 13. Galing pa ako ng Parañaque. Andito na rin naman ako sa may parang boundary ng 13 Tansa. Dito sa may Kapipisan Road, dito na ako mag-vlog. Kasi mas malawag dito yung kalsada, mas tahimik, mas walang tao. So yan, papakita ko sa inyo yung output ng gawa ni Carbon Department, no? Yan, guys, oh. Yan, so kung mapapansin nyo, napaka-kintab. Grabe. Grabe yan, oh. Kita nyo ba? Yan siya ngayon, guys. Napaka solid, sobrang happy ako dun sa ginawa na pintura ni Carbon Dep. Actually, maganda nga dito sa pintura na to. Talagang tinginin siya, no? Although may mga green naman na colors ng SB or Corolla, pero ito kasi kakaiba siya eh. Ayun, kinagandahan, nagi-green, nagi-yellow, nagbo-bluish siya. Especially pag gabi, hindi mo siya makikita agad na parang green, para siyang blue-green, something ganun. Yan, katulad niya, mayroon siyang shade na blue na nagi-green, tapos pag naaarawan magiging yellow siya. Ang galing. So ayun, bakit ba medyo na late yung ating vlog?
Kasi yung aking bumper, wala tong ano, wala tong chrome lining nung nalabas ko siya kay Carbon Dep. So mag-order pa ako nun kay Papa Ken. So yan, ipa-plug ko na lang si Papa Ken Gamboa. Tapos ayun, nung nalagay na natin, hindi ko pa rin siya na-vlog kasi nga busy-busy talaga sa trabaho. Pero ayun, ngayon may time na tayong pakunti-kunti para mag-vlog ulit. Tapos ayan, ang ganda. Pa-share ko sa inyo. So ayan, pansin niyo yung bumper, naging ano na siya, semi-gloss or glossy. Ayan, so dati siyang bluish, pero ngayon black na siya na glossy. Metallic yan. Tapos yan, ito yung binili kong chrome lining kay Ken Gamboa. Ayan. Tapos yung plate number natin, ayan, bumili na lang ako ng plate holder. Inano to ni Papi Joseph. Kung mapapansin niyo dati, yung plaka ni Elo is yung parang na ano, yung nabe-bend ganun. Eh sabi nung iba, nahuhuli daw. Sabi naman nung iba, hindi naman daw sila nahuhuli. Pero syempre, doon na tayo sa standard daw, sa tama. So follow natin yung tamang process, tamang holder, kasi syempre hindi na okay na mahuhuli ka pa, di ba, para lang doon. So yan, inayos na lang natin. Good thing yung ating plate holder, meron na rin siya nakalagay na Toyota Motors Japan. Yan, ang galing, ang ganda. Tapos yun, so far or pagtagal, ang mga iba kong mapapalitan dito, kasi itong grills okay na ako dito eh, happy na ako dyan. Siguro yung headlight lang tsaka yung corner light, yan, papalitan natin kasi talagang ayun, papasin nyo, parang siyang basag, no? Pero okay pa naman yan, working naman. Kasi yan, kung mapapansin nyo yung mugs, gaya ng sabi ko before, this is stock mugs ng Big Body. Dati ganyan din yung kulay, so ni-repaint lang din to ni Carbon Department. Mas elegante na siya, mas malinis, mas maganda na siya tingnan, especially pag nahuhugasan talaga, no? So yan, ayun siya guys, napaka-solid. Just to share with you guys, ibabalik ko pa to kay Carbon Department. So after 3 months, syempre hindi naman to in-strip eh, hindi naman siya strip to metal, wash over lang talaga siya, tapos change color. Yung ginamit na solution dun sa paint, yung thinner, so basically kinakain niya yung mga pinturang dati sa ilalim. So may mga konting spots na napakadali lang naman, hindi rin naman siya ganun kapunado unless talagang sisilipin mo yung pintura. Pero maganda, sobrang solid. I'm so happy kasi pansinin talaga siya, no? Especially pag napasok ako sa work. Grabe guys, sabi ko sa inyo, hindi ko naman sa parang niyabang talaga yung sasakyan, pero pag may nakakasabay ako dun, kahit mga modelong sasakyan, mas tinitingnan talaga yung small body, no? Especially pag bagong pintura, yung makinis, malinis. Syempre tayo, hindi man siya totally formado, pero yung kasi yung pagkalinis niya, yun lang yung baon natin palagi eh, no? So yun, minemaintain ko yung cleanliness niya, yung neatness niya, and doon masaya na ako sobra. Sobrang masaya na ako doon. So yan, I'll show you Elo. Grabe, 'di ba? Tingnan yung front to. Alinis. Yan. Sa likod. Tingnan yung paint to. Grabe yan. Sobrang solid. Sobrang kudos to Papi Ram. So shoutout natin yung mga tropa natin ulit. Yan, Papi Joseph, JD Mufflers and Exhaust, JDM Darren Works, Papa Darren. Dan, shoutout sa lahat ng members ng Tambay Nights. Tsaka yan, kay Cream Garage. So yan, kung mapapansin nyo, ewan ko kung pansin sa camera, pero mas lowered na si Elo ng konti. Bale, yung una, sabi ko, papa-lowered ko siya kay Sir Poy Flores, pero saka na tayo dun kasi medyo tight budget. Bakit hindi na lang muna ako magpagawa dun sa ibang kaya naman i-lower, pero trusted and 100% okay naman gumawa, no? So, ayun, nagpagawa tayo kay Cream Garage. Shoutout kay Papi Allen. Yan, shoutout sa Cream Garage. Yan,
Cream Garage, shout out Papi Allen. Sobrang solid, sobrang bait ng may-ari, sobrang babait ng mga gumagawa sa kanila. So ayun, sobrang nag-enjoy ako, sobrang masaya na ako dun sa itsura ni Elo ngayon. Although may mga kulang-kulang pa talagang parts, pero yun yung mga madali na lang unti-untiin. Especially nandyan yan, shout out ulit kay Papi Jeff Manalastas Mampusti. Sobrang yan yung ating mga source ng pyesa ni Elo. Unti-unti lang, hindi naman kailangan madaliin. Kasi hindi naman tayo din mauubusan talaga ng pyesa. Tapos sa pagka-lower pala, ito, papakita ko sa inyo yung pagka-lower ni Elo. Yan siya guys, oh. Yan yung side profile. Side profile ito. Saktong lower lang guys. Sa likod. Ito. Yan, sakto lang. Bale, pagka ano, pagka may sakay na dalawa, talagang itong harap eh, bagsak na to. I mean, bababa na siya. Talagang pag side profile, kita mong lowered na siya. Pag nasakyan naman ng apat, kaya pa siya ng apat, dun lang talagang parang dadapa yung sa likod. Pero hindi siya tama ah, kumbaga kayang-kaya siya. Saktong-sakto lang, bali yung sukat natin dito is ayan, 1.5, tama? 1.5 finger sa likod, tapos 1 inch or 1 finger dun sa harap. Yun yung gap. Okay naman. Sobrang nag-enjoy ako dyan kasi kahit may sakay akong apat, hindi naman siya tumatama or something. Tsaka nung nakaraan, nagbiyahe kami ng Pabatangas, apat kami ni tatay, kuya ko, tsaka yung child ko. Sobrang solid, hindi ako nagka-problema dun. Sobrang solid. Other than that, wala naman na tayong i-discuss masyado. Yung mga accessories, saka ako na lang i-vlog. Pag nakabili na tayo ng mga pyesa na ikakabit kay Elo, especially yung side moldings, yung para dito sa gilid yan, maghanap tayo ng sariwa na JDM na side moldings. Para maganda, no? So sa loob, ito, papakita ko sa inyo yung sa loob. Siyempre, may iba nag-iisip, nasa na ba yung carbon ceiling, no? Ito siya. So yan siya guys, yan yung carbon ceiling natin. Carbon lobby. So share ko lang, kinagandahan din dyan, bukod sa medyo luminis na tingnan yung loob, kasi yung dati talaga, madilaw talaga yun, kasi saka madumi na siya tingnan, no? So ito, naka-carbon fiber, bukod sa medyo stylish, stylish lang ng konti, pagka mainit yung tanghaling tapat, na pe-prevent niya rin yung init pumasok sa loob eh. So kung dati, mas ramdam ko yung pag yung init sa bubong, makakapamo siya, pero ngayon hindi eh. Nakaka-lessen din siya ng init sa loob ng sasakyan, no? So yun, yun yung mga some benefits of this carbon ceiling. Pasilip ko ulit sa inyo. Yan, hindi lang pa ako nagpapalit ng ilaw sa gitna, pero yan yung, yung carbon. Tsaka yan guys, kinagandahan pa dyan sa carbon ceiling. Mas madaling linisin kasi punasan ko lang yan ng basahan. Okay na, 'di ba? Hindi ka na mag-iisip na magmamantsa pa kasi yung mga dating ceiling, 'di ba? Hindi ko lang alam yung type nung skin noon, pero pag pinunasan mo, may mga ceiling na nagmamantsa. May iba naman hard plastic 'yun, mas okay kasi pag pinunasan mo parang ganyan din. Pero ito, since makinis siya, naka-CF, mas madali siyang linisin, punas-punas lang talaga. Tapos ayun, so far 'yun lang naman, guys. Gagawin ko na lang ng montage dito. Tapos kita-kita tayo sa next vlog. Maraming salamat guys.